Tsura ng click pag walang box. Yeah. Nalagyan natin ng box yan mamaya. Mga kapogi, ito na. Yung X-Series MX45 Duhan 3X3X natin. Ako kung tawagin is Duhan Alloy Top Box 45 liters na 3X3X. Ayan. Silver yung kinuha natin. Ayan. Bubuksan ko siya ngayon para mas makita nyo. Ayan. Kung kinakailangan nyo ng mga gantong alloy top box o top box, kahit hindi Duhan yung tatak, may mas mura pa nga dito eh. Kung, pero ganun din, maganda rin yung brand. Bili lang kayo dito, OPM nyo lang tong page na to. Daily Hustling Motorcycle Parts and Accessories yan. Diyan ako umorder nito. Tsaka meron pa silang available ng mga ganito na ibang brand, mas mura ng konti. Tsaka ano, maganda yung quality. Yan. PM nyo lang yan mga bano, mga kapugi. Mura yung mga parts dyan. Kahit anong parts na motor, meron yan. Yung pinaka-link ng page nila, ilalagay ko dyan sa description. Dito, yan sa baba. Yan. So, bubuksan na natin to. Ito na. Yan. Pagbukas mo ng box, ito may mga ganito. Angat na lang natin. Yan, yan siya. Yan. Alam niyo ba kung bakit siya tinawag na 3X3X? Meron din kasing mabibili nga 3X, 1X. Ibig sabihin nun, may 3X na siya. 1, 2, 3. Tatlo yung X niya. Tapos, meron pa siyang X na ganito. Yung parang grill. May isang gantong model, isa lang yung ganito dito sa harapan. So, ito, tatlo yung ganyan niya. Tatlo yung X niya. At tatlo rin yung... Ayan, meron din siya dito. Ayan, silver yung napili ko kasi silver yung motor natin. Hindi ko alam paano mag-unbox nito pero papakita ko na rin sa inyo yung loob. Pero labas muna syempre. Ito, may mga holder siya dito para doon sa may maglalagay ka ng top rack na net. Yan, yung net. Ito, pwede rin sabitan dito. Hawakan din to. Yan. Ito, pagbukas daw nito, may susi dyan. Yan, naka-unlock sa ngayon. May pinipindot dito sa ilalim. Kailangan nakaganyan. Ayan, mayroon namang indication eh. Pag ito, napunta rito, nakapakross na ganun. Ibig sabihin, nakalock siya. Pag nakaganyan, nakadiretso, naka-unlock siya. Ipindotin dito, tapos iaangat to. Yan, may pinipindot siya dun eh. Yan, ito yung pinipindot. Yan. Tapos pag ipagsasara, iuunahin mong pakapitin to. Yan, tsaka mo siya ilayin pababa. Yan. Pero syempre bubuksan ko na yan. Ganon din sa baba, dito naman to. Yan, pero ito nakalock na. Ito siya, nakalock na yan kaya hindi ko na siya mapipindot dito. Ayan yung ilalim niya. Pinaka base plate niya yan. Matatanggal din to mamaya, papakita ko sa inyo kung paano matanggal to. Doon na tayo sa loob. Ayan yung itsura ng loob niya. Leather na siya. Ayan. Siguro dito ko nalalagay yung mga lisensya ko, documents ko, power bank ko. Ayan. Ganda rin ha, makapal din yung pinaka ano nyo. Shape na shape. Tapos meron pa siyang ganito. Matatanggal ba to? Ha, ito lang pala. Ayan. Tapos ito na yung backrest. Bumili ako nito. Separate itong binibili dito mga kapogi. Pero mura lang to. Ayan. Diyan din kayo makakabili dyan sa page na yan. Sa Daily Hustling Motorcycle Parts and Accessories. Ayan. Nalagay ko ito mamaya, didikit ko. 3M to. Natin naman ang box niya. Siyempre manual kung paano siya gamitin. Susi niya. Ay, maganda yung susi oh. May korte. Hindi siya parang susi ng bahay lang. Meron siyang dalawang ganito. Protectorize. Ay, maganda puti. May mga nuts siyang ganito. Ayan. Pakita ko na rin sa inyo yung loob. Ayan. Ayan, ang gando. Matatanggal ba ito? Ayan. Oh. Alo ito. Lodi oh. Aloy, Lodi. Diba? Maganda tsaka magaang lang siya. Hindi siya ganun kabigat. Tatanggalin ko ngayon yung pinaka base plate. Papakita ko sa inyo paano tanggalin. Tsaka kung ano yung ilalim niya. Kung ano yung tsura ng base plate niya. Tsaka isa pang mga napansin ko dito mga kapogi. Pag masundan nyo to. Ayan o. Oh. Rubber siya. Alam niyo yung parang sa mga rep. Pero di naman siya magnetic ah. Ayan. Siguro para sa ulan. Ayan o. Oh. Pag ginanong mo siya. Di pa siya totally na nakapix. Ngayon pag ginanong mo to. Pag masundan nyo. Bumababa siya. Diba? Para siyang nasisid. Siguro kahit may importante kang bagay dyan o gadget sa laptop, kahit malakas ulan, basta nakalock siya, hindi siya papasukoy. Ngayon yung maganda sa kanya. Ngayon o. Sid na sid yung pinaka. Ito pala yung pinakalikod. Ayan. Diba? Ganda, makinis. Papakita ko sa inyo anong use na itong susi. Ito. Ito yung susi niya. Ngayon, pag ilalock mo siya, turn left ka lang. Ayan. Diba? Nakalock na yan kahit anong pindot mo dito, hindi siya mabubukas. Ayan. Kahit anong pindot mo dyan, hindi mo na mabubuksan yan.
Itong kabila, bubuksan naman natin ito para mas makita nyo ilalim. Yan, pag bubuksan naman, di ba nakaganyan, diretso. Yan. Gigitna mo lang na gano'n. Kahit baliktaran eh. Baliktaran. Baliktaran siya. Tsaka mapipindutin ito. Yan. Sangat ito. Yan. Ito na yung ilalim niya. Yan. Ito, ilaraw ito. Yan. Inababa pala. Yan, gano'n. Base plate niya. Medyo mabigat lang yung base plate niya. No? Pero siguro, kailangan talaga mabigat ito. Gawa na kailangan mas, ano ito. Nandito kasi yung mga persa. Ito yung ilalim niya. Sabitan niya. So yun lang mga kapogi, no? Ikakabit ko na to doon sa motor natin. At i-videoan ko rin sa inyo kung ano yung itsura kapag nakakabit na to sa pinaka-motor natin. Yung pinaglumaan kong box, ito, short, isisingit ko yung kaprasong, ano, binidyoan ko eh, konti lang eh. Singit ko, ito. Ito mga boss, oh. Ito yung top box natin na sec. Yan. Makinis pa naman yan mga boss. Maayos na maayos. Meron na siyang, ano, top rack. Yan. Hindi ko maglagay ng gamit yan, tasalay nyo rito pag ganun dito. Madalas, minsan naglalagay ako rito. Yung tent. Nagtatravel kami. Hindi ako nilalagay, hindi ako niipit. Ito buo pa to. Boss, mga boss, baka napapansin nyo may guwit doon na puti. Iilaw na kasi to. Nakasabay yan sa brake light. No? Pag nag-brake ako dito, may ilaw siya. For safety na rin yan. May mga sticker lang. Siguro tanggalin nyo na lang yan. Signature ko kasi yan. Hindi ako playboy po. Okay lang talaga. Totoo naman. Ayan, mas konting linis na lang. Tapos yung loob nito, pinagsasaksaan ko kasi siya ng inverter. Kasi minsan may dala akong charger ng laptop. Nagsasaksak na ako dito. Pwede nyo tanggalin to. Tapos ito yung isang wire nito para dito sa may ilaw niya rito. May switch na rin yan. Hindi ko natatanggalin yan. Tsaka yung ilaw para doon sa brake light. Masaya sa inyo kung gusto nyo tanggalin pa yan. Ayan, ito, adhesive lang to. Hindi ko na tinanggal eh. Ito, nilagay ako ng basahan dito. Ayan yung capacity niya. 40 liters. 5 kilo kaya. Ayan, nandiyan pa yung specs niya. Ito, nilagay ko lang ito dito kasi nga may laptop ako minsan. Ito yung ginagawa kong sapin. Ayan yung ilalim niya. Ito ko siya tinatanggal minsan. Dati nung wala pa itong wire. Tapos binibit-bit ko na lang ito. Tanggal dyan. May mga gamit dyan. Tapos bit-bit na lang dito. Ayan. Dinadala ko ito minsan. Siniwan ko lang yung motor ko. Kasi wala kaming dalang bag. Andito na lahat ng gamit. Ayan siya. Ayan, kung sino man interested na bumili niyan. Maayos pa yan. Ayan, binibenta ko na rin yan. Ayan lang. Ito na mga kapogi, no? Ikakabit na natin itong pinaka-backrest niya. Akala ko nung una, itong backrest na to is plastic lang, as may foam. Yung pala, ano siya, para siyang rubber na malambot. Ayun, no? Goma siya. Pero malambot na goma. Yan, siguro maganda rin sa likod to. Ni-imagine ko kasi, akala ko yung katulad sa mga stock seat. Yung kapag nakita mo ulit puti yung loob yung foam, ito, iba pala to. Kakabit na natin. Totoonahin ko, dito kasi ito eh. Yan, mas pala nyo ito dito. 3M na yung pinaka pang ano niya. 3M adhesive. Double sided tape. Ewan ko kung matibay ito kasi siwala sa mga gantong 3M eh. Ayun, ang hirap patanggalin. Siyempre, bago nyo ikabit. Pagpunasan nyo yung area ng pagkakabitan nyo. Nagiling ko yung basahan doon sa ilalim para hindi magasgas yung ano niya. Ito naman isa. Ayan, dito yan. Ayan. Ito, medyo okay lang. Perfect na yung pagbaksak nyo, paglapat nyo. Ayan. Okay na yan. Comfortable na siguro yung angkas natin. Alright. What we do here, let's go back, 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 back. Ayan, nakahanap ako ng spot dito. Ah, ang daming tao, nakakaya. Mayamang video pagganti. Ang buti kung sa 1 million subscriber na tayo. Ay, nako. Ang masaday niyo yung Manila Bay, oh. Wala pang Dolomite. Hindi, nandito ako sa Mayana. Mandaluyong to eh. Ayan, Makati. Bandang hulo.
Ay, hindi, malaki pa sa ulo ito. Pero ewan ko, basta mga bandang ulo. I-video ko lang naman itong motor natin. Siyempre, bago tayong box. Demo-demo ng konti. Let's go! What's up mga kapogi? So, ito na yung top box natin. Oh. Ilagay ko na siya. Yeah. Kapag maglalagay kayo mga kapogi, no, uunahin nyo lang yung base plate. Kahit hindi nyo makakabit yung pinaka-base plate pagka nandito to. Top box. Ito, unahin nyo. Sinamit ko yung mga mahabang tornilyo niya. Yan. Ayan yung pinakaginawa ko sa kanyang pattern. Tapos medyo inurong ko siya patras ng konti. Natras ko hanggang dito. Kasi kanina hanggang dito yun eh, nung pinituran ko. Inurong ko siya, inatras ko para hindi masyadong maraming pera sa dito sa, ano, sa likod. Kasi pagka unbox, masyadong nandito nakapwesto. Pagka may laman na yan, mabigat na yan. Parang mas marang gigiwang yung bandang likuran. Kaya medyo inurong ko siya dito. Tapo lang naman sa may mga angkas. Ito yung pinaka backrest natin. Ayan. Ito lang talaga ng pabigat na bigat na ito. Yung backplate na yan. Tapos ginamit ko yung mga mahabang tornilyo niya. Ayan, ganyan yung ginawa ko sa kanya. Yung gamit ko yung dito seka, carbon yung ganito ko. Iba to. Iba yung ano na to. Hindi ko lang sure kung gano'ng katibay. Dito natin siya masusubukan. Pero nung may box ako, na ordinary yung box lang, yung sec din naman yun, na yung plastic, okay naman ito yung gamit ko. Matibay naman siya. Hindi naman siya na nabiyak dito. Ano. Kasi yung alam ko yung mga nabibiyak dito, yung mga sec yata daw yun. Yan, ito na siya. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, nakalock siya dito. Ngayon, sinecure ko na siya. Ito, nilagay ko na ito mga kapogi. Kasi kanina, sinubukan ko siyang ipark. Ipatras ako magpark. Pama sa gate namin. So, yan, nilagyan ko siya ng mga ganyan pang protekta. Siyempre, ayaw magasgas, di ba? Bago pa eh. Ingat pa pag bago. Diba? Ito, nakabukas pa ito. Yan, buksan natin loob. Dito yung tools ko kasi hindi yung pagkain. Hindi ko nilagay dito kasi baka mga may pares yun eh. Bago pa. Siyempre, mahal natin. No? Bago pa eh. Yeah. So yun lang, pinakita ko lang naman sa inyo. Kung anong itsura niya kapag nakakabit na sa pinakamotor natin. Ayan na siya. Diba? Ganyan siya. Tapos nung drive test ko rin siya, hindi naman siya ganun kaano. Para pa rin ako naka-ordinary na box. Kasi nga, dahil siguro nakatulong din yung medyo inurong ko ng konti rito. Ayan. Ingat na ingat sa gasgas eh, no? Ayan. Yung pinakalikod niya. Tingnan mo yung pinakaharap. Ayan. So yun lang. Kung nagustuhan nyo yung video kong to, alam nyo na, like, share, subscribe.